Pag na sinabi nating Drew, health ba? Buntis ka agad si Iya, Atlantic. Ganun ba yan? Ah, sorry. Bakit meron ba mga plano isa pa? Wala. Health buff, athletic, di ba? Parang nagsimula yan sa sports muna eh. Wala pa akong anak niyan. You wanna utilize your body properly. So, training ka. Tapos nun, sumama na lang dun sa training mindset and process na, uy, you know, naging manageable yung weight mo. And then, I had to eat properly so that I can be faster, stronger. Alam mo yun, medyo dun pumunta yung mindset. But eventually, nung nagkaroon kami ng anak ni Iya, naisip namin, all the more you wanna, you know, live longer and you wanna show them, not just tell them, but show to them kung ano yung lifestyle namin para ma-adapt nila. Dahil malaking parte ng buhay ni Drew ang sports, kaya naman ito ang naging inspirasyon sa kanyang negosyo. Nagsimula kami ng business partner ko na si Javi. At that time, ano kami, kasagsagan ng triathlon eh. So, very serious yung training namin. So, halos araw-araw kaming magkasama. So, one bicycle ride, naisip namin kung ano yung pwede nating magawang produkto na mabilis mabenta. At affordable. So, naisip nga namin na kapag papasok sa isang running store or bike shop or whatever sports shop, for 395 pesos a pair, very affordable, pati magbabago na yung itsura mo, lalo na kapag magtatakbo ka or magsa-cycling ka. Sa socks kasi at that time, parang yun nga, yung competition namin, mahal yung presyo. So, doon kami nagsimula. Naisip namin, Vamos yung brand. Uy, Vamos nga pala. Eh, Espanyol yung si Javi eh. Vamos kasi is let's go. Yeah. So parang, Vamos. Hago, gusto ko yun, Vamos. Doon kami nagsimula, Vamos. Puhunin namin was 20K. Okay. That was our initial capital investment. 20K each. 40,000. Oh, 40,000 lang yan. Tapos pinaikot lang namin yan. So, hinype up lang namin sa social media. Kami lang nagpicture. Limited edition. Ayun! Dahil sa social media. Social media yung naging ano niya, pinaka-main tool. Absolutely. Yun yung parang main form of advertising namin. Hindi kayo nagkaroon ng physical store? Hindi namin naisip talaga magkaroon ng physical store. Kasi para sa amin, una muna, this is not our main business. Mas okay ng sideline lang to. Sideline lang. Tingnan natin kung lalaki. Success ang pagbebenta nila ng kanilang medyas at kumita sila ng malaki mula rito. Kaya nag-isip na rin sila ng mga iba pang produkto na pwedeng ibenta. And then eventually, na-involve na rin yung inyong mga asawa dito. Wala kami choice eh. Dela ko lang. No. Pero siyempre kung mayroong mga sportswear for guys, of course, meron sa babae, di ba? Correct. Yung mga asawa din namin kasi nagtitraining din. Siyempre, So naisip namin na, uy, gawa naman kayo ng sarili nyo pang babae. Hindi naman namin alam kung ano yung nararamdaman nyo. Correct, Wala naman kaming ano, di ba? So, dun nagsimula yun. Sila magkakaibigan na rin ang nagsilbing modelo ng kanilang mga produkto. Ang negosyo nagsimula bilang sideline lang sana noon, 10 taon na ngayon, Pebrero. May sarili ng warehouse at opisina ang Vamos. Mayroon na rin nagbebenta sa mall ng kanilang mga produkto. Pero ang kanilang pangunahing paraan ng pagbebenta, online pa rin ha. At ngayon, hindi lang pang lalaki o babae ang mga ibinebenta nila. Meron na rin pang bata. We just keep on creating, I guess, new products. Like for example, gawa tayo ng affordable shades na magandang grip. Kaya, if you can see, you can actually run using these because nga, nakakabit pa rin siya. So it's not your typical sports shades na na pa ganun. So at least it's still very stylish. Tapos din because it's what 750 pesos, so iniisip ng mga kaibigan ko na bumibili ng mamahalin. Uy, hindi na ako bibili ng mamahalin dahil kung nawawala ko yung mga shades ko, edi ito at least. Kino-consider nyo rin yung affordability ng product? 100%. So we want to make cool, reliable, yet affordable products. Diba, we have to assume that yung demographic ng Vamos very wide. Natutuwa nga kami kung minsan kapag makakita kami ng, you know, like as high as a CEO of a huge multi-level, I mean, a huge international company wearing our brands. Wow. And then at the same time, si Kuya Guard, dahil meron, gusto niyang gumastos ng sombrero na 495 pesos, kaya niyang gawin. So, yun yung range, yun yung width ng market namin, kaya natutuwa kami. So, mabibigay mong tips doon sa mga kababayan natin na
planning to put up business, whatever kind of business? Ala, sa laki ng investment, sa trust din yan ng partner mo. How you guys work together. Malaking bagay yun eh, sa negosyo, sobra. Lahat ng mga way bills, kami gumawa lahat yan. Gabi-gabi. Paano mo ba ginagawa yung work-life balance? Buti, hindi nila alam meron akong twin brother. So, kuminsa. Meron ba? Teka, baka lang hindi ko alam. No. Ako, I've always believed in working smart, not working hard. Yeah. That's why yung priority ko is time. Very ano ka sa particular ka sa time? Oh, pag call time ko, 11 o'clock or whatever. You have to be or 5 a.m. nandun na ako bago mag 5 a.m. I mean, it's for me, it's... Yun nga, time is my currency. Pati, there's nothing like, you know, giving yourself to the kids. Mm-hmm. Alam nila nandyan ka. Laking bagay yan kasi binigyan ako ng oras yung tatay ko eh. Just being there. And I think it's natural for me to, you know, give the same time that my dad gave.